tonight's speaker, Pastor Israel Mangonon. Pwede ba ho nating palakpakan ng ating Panginoon? Yung para po sa ating Panginoon, hindi po para sa akin yan. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa dito sa Pilipinas. Yung mga naka-online po, o yung mga nanonood po sa kanilang mga FB, YouTube po sa ibang bansa, magandang gabi, good afternoon, good morning po. God bless you po. God bless you po. Amen. Ano po? Wala mo ata, kulang pa. Bisa ko pa mag-praise and worship. Ano, napakasarap po talaga. Ano po, ako lagi ninyo naririnig sa akin. Napakasarap po ng magpuri sa ating Panginoon. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, pag nandito na tayo sa loob ng bahay-sambahan, pumunta na rin po kayo dito. Pag nagpipraise and worship, buksan po natin yung ating mga bibig. Amen po. Sumigaw tayo. Amen. Yung pag-awit po natin, ilabas natin yung tinig natin. Eh, pag nasa bahay tayo, pag nagagalit tayo, ang lakas eh. Ano po? Dinig ng mga kapitbahay. Eh, dapat dito po, sa loob ng bahay-sambahan, kapag tayo po ay nagpupuri, ibigay po natin ng buong-buo, yung galing sa puso po natin, ang pagpupuri natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Wala po akong masabi sa mga mensahe natin kung hindi pinapasalamatan ko ang Diyos. Napakaganda po yung mga pagkakasunod-sunod ng mga mensahe po natin, yung mga topic po na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Itong buwan lang pong ito, ang ating pinag-uusapan po ay patungkol sa aggressiveness. No? Yung tungkol po sa paano po tayo maging agresibo sa ating mga pananampalataya. Sino po yung nagle-level up na ang kanyang pananampalataya? Dapat po, na? Hindi po dapat nagiging nananatili lang ng ganyan yan. Dapat pataas, pataas, pataas. Amen po ba? Hindi po tayo yung katulad ng yung graph mo doon sa oscilloscope po. Alam po niyo yun, yung sa ospital, yung nakikita mo yung tibok ng puso mo. Yung paganyan-ganyan po. Hindi po ganun dapat ang pananampalataya natin. Amen po. Dapat pa ganun. Mataas at nagiging matatag. Amen? Kaya nga po, aggressiveness. Gaano po tayo ka-agresibo sa ating pananampalataya? Napakaganda ng mga mensahe po natin. Yung mga nakaraan po, boldness, unshakable, ngayon po, aggressiveness. Gaano nga ka-agresibo ang ating pananampalataya? Lagi po ninyo maririnig sa akin, ang susi po niyan ay nakanino? Nasa sa atin po yan. Nasa sa inyo po yan. Kung paano po maging agresibo ang pananampalataya po ninyo. Sabi ko nga po sa CEO ko o sa mga sermon po na nakaraan, kahit po napakaganda ng mga messages, mga topic po natin, na naririnig natin sa likuran ng pulpitong ito, o yung binibigay ng banal na espiritu sa atin, nasa sa atin pa rin po yung susi para tayo ay umunlad sa ating pananampalataya. Kung paano po talaga tayo yung pananampalataya natin na naglalaro up and down, ano po, na talagang maging diretso, pataas, nasa sa atin po yan. Yung susi talaga yan, nasa sa atin po. Paano ho ba natin pinakikinggan ang mga salita ng Diyos na naririnig natin every Sunday, o hindi lang every Sunday, kahit yung mga push po natin na ginagawa na tuwing, ano po, ordinary day, yung pinangungunahan po ni Pastor Manny. Paano po natin ina-apply sa mga buhay po natin yan? Alam po ninyo, napakaganda. Sayang kung hindi po natin na i-apply o hindi nagmamanifest, hindi natin ipinamumuhay o hindi natin hinahayaan na makakilos ang banal na espiritu sa buhay po natin, yung
yung banal na salita ng Diyos. Kaya nga po, kapag nanalangin tayo, huwag po natin ipabubukas sa Diyos yung pintuan ng mga puso natin o yung kaisipan po natin. Tayo ang magbukas para tanggapin po natin ang kanyang buhay, makapangyarihan na salita. Amen po ba? Dapat tayo, buksan po natin. Kahit, sabi nga po, kahit na kumatok ang Panginoong Jesus sa puso natin, kung ayaw naman natin pagbuksan, wala pong mangyayari. Kaya ang susi ay nasa sa atin. Meron pong kapangyarihan din ang Panginoon, ang banal na Espiritu, para po may mangyari sa atin. Kahit na matigas ang ulo po natin, hindi hihinto na kakatok sa puso po natin ang Diyos. Ganyan tayo, kamahal po ng ating Panginoon. Kaya gaano ka-agresibo po ang ating pananampalataya? Yung una po, first Sunday po, ano po yung topic natin? The aggressive faith of the blind Bartimaeus. Bulag po siya. Pero hindi naging hadlang sa kanya yung pagkabulag niya, yung wala siyang paningin, yung kakapakapa lang siya. Naririnig lang niya ang pangalang Panginoong Jesus. Naririnig lang niya kung ano ang mga himalang ginagawa ni Jesus. Pangalawang linggo po, ano po yung topic natin? Ano po? The aggressive faith of the bleeding woman. Kung pag-aaralan po ninyo ang mga messages na ito, may common denominator po lahat. Even yung message po natin ngayon, may common denominator po sila. Ano po yun? Yung pagka-agresibo ng kanilang pananampalataya. Hindi po naging hadlang din sa babaeng ito yung pagdurugo niya for almost 12 years. Hindi po. Nagdurugo ang isang babae for 12 years. Ano ang itsura ng babae? Maputla, mahina. Kayo pong mga babae, alam ninyo kung paano po yung buwanan ninyo. Gaano kasakit kuminsan niya. Ano pong tawag doon? Dysmenorrhea. Masakit po yun sa babae. Alam po ninyo yan. Isang araw lang, o kaya ilang araw kayo, 4 na araw yata yan. Pero yung iba masakit ang nararanasan. Eh ito, 12 years. Nung marinig din niya, nababalitaan niya ang pangalang Jesus, tinanim niya po, sinabi niya sa sarili niya, kahit gaano kalayo si ang Panginoong Jesus, pag dumaan siya dito sa lugar na ito, kung nasa saan ako, gagawin at gagawin ko ang lahat para makalapit lang ako sa kanya. Hindi po naging hadlang sa kanila ito. May mga karamdaman po sila. Tayo po, ano yung mga nagiging hadlang na para pumigil na lumapit tayo sa ating Panginoong Jesus. Ito pong pag-uusapan din natin ngayon. Ganito rin po. Faith pa rin. Ano po? Bakit kaya? Sabi ko nga, Lord, bakit faith? Pananampalataya. Yung naging topic o pinagkaloob mong topic sa buwan ng July. Siguro po, hindi lang siguro, talagang merong ginagawa ang banal na Espiritu sa bawat isa't isa sa atin. Kung paano po lumago at maging matatag pa yung pananampalataya natin. Amen po ba? Alam po ninyo yan sa sarili ninyo. Kayo po ang makakasagot niyan. Anong klaseng pananampalataya mayroon ako sa harapan ng Diyos? Pitika na ako muna ng demonyo? O kahit pinipitik-pitik niya ako, hindi ako bumibigay. Hindi niya ako kayang paglaruan. At hindi ko isusuko ang aking pananampalataya. Ganyan po yung mga agresibo. Kahit na anong mangyari, nakatanim na sa isip at sa puso nila, hindi ko kailan ipagpapalit o isusuko ang aking pananampalataya. Kaya po ngayon, pag-aaralan naman po natin kung gaano ka-agresibo ang pananampalataya ng apat na magkakaibigan na ito.
Hindi yung mismong merong karamdaman. Ang pag-aaralan po natin, yung the aggressive faith of the four friends. Gaano ka-aggresibo, gaano katatag ang pananampalataya ng apat na magkakaibigan na ito. Basahin po natin kung saan natin matatagpuan yung kwento po na ito. Sa Mark chapter 2, verse 1, up to 12, NLT version po. When Jesus returned to Capernaum, several days later, the news spread quickly that he was back home. Soon, the house where he was staying was so packed with visitors that there was no more room, even outside the door, while he was preaching God's word to them. Four men arrived carrying a paralyzed man on a mat. They couldn't bring him to Jesus because of the crowd. So they dug a hole through the roof above his head. Then they lowered the man on his mat, right down in front of Jesus. Seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, "My child, your sins are forgiven." Verse 6, but some of the teachers of the religious law who were sitting there thought to themselves, "What is he saying? This is blasphemy. Only God can forgive sin." Sins. Ano po? Jesus knew immediately what they were thinking. So he asked them, "Why do you question this in your hearts? Is it easier to say to the paralyzed man, 'Your sins are forgiven,' or 'Stand up, pick up your mat, and walk'? So I will prove to you that the Son of Man has the authority on earth to forgive sins." Then Jesus turned to the paralyzed man and said, "Stand up, pick up your mat, and go home." And the man jumped up, grabbed his mat, and walked out through the stand onlookers. They were all amazed and praised God, exclaiming, "We've never seen anything like this before." Pagpalain po ng Diyos ang kanyang banal at makapangyarihan buhay na salita. Tayo pong lahat ay sumandaling yumukot manalangin. Panginoong Hesus, nagpapasalamat po kami muli sa sandalang ito. Sama-sama po kami, Panginoon. Even yung mga nanonood, Panginoon, sa kanilang mga kanilang tahanan. Lord, dalangin ko po na pagpalain mo ang bawat isa't isa. Panginoon, binubuksan po namin ang aming mga puso't isipan upang tanggapin ang iyong banal na salita. Kumilos ka po sa amin, Panginoon Jesus. Even yung mga first-timers, Panginoon, yung mga first-time na nakakapanood nito, Panginoon Diyos, hipuin mo po ang kanilang mga puso, Panginoon. Hayaan mo po na maranasan nila yung pag-ibig mo, yung pagmamahal mo, kung paano mo ipinaranas sa amin, Panginoon Diyos. Lord, kung ano man po yung mga problema nila, ano man po yung mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan, Lord, hindi po aksidente na naririnig nila, napapanood nila sa sandaling ito, Panginoon Diyos, ang iyong mensahe, Panginoon. Lord, kumilos po kayo sa kanilang mga buhay. Hayaan mo na maranasan nila yung pag-ibig mo, yung mga kasagutan sa kanilang mga tanong, Panginoon Diyos, sa kanilang mga problema, sa kanilang mga pagsubok, Panginoon. Hayaan po ninyo, Panginoon, na maranasan nila ito, Panginoon Diyos. Lord, sa aming kalagitnaan, kung sino man po yung may kabigatan sa aming mga puso, amin pong ipinagkakaloob ito sa inyo, Panginoon. Thy will be done, Lord. Not our will, but Thy will be done, Lord Jesus. Panginoon, salamat po. Banal na Espiritu, kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Lord, lukuban mo po ako ng iyong banal at makapangyarihan na dugo. Ang salita mo ang siyang magiging salita ko, Panginoon Diyos. Ikaw lang po ang itataas ko. Ang pangalan mo lang, Panginoon, at wala na pong iba, Panginoon Jesus. Salamat po sa iyong gagawin sa bawat isa't isa sa amin sa gabing ito, even doon sa mga nasa kanilang kanya-kanyang tahanan, Panginoon. Salamat po
Amin pong ibinibigay sa inyo ang aming pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Dito po sa binasa natin, yung verse 1 ng chapter 2 ng Mark, when Jesus returned to Capernaum, several days later, the news spread quickly that he was back home. Galing po siya sa Galilea. Papunta siya sa Capernaum. Ano ba itong Capernaum? Ito pong Capernaum, bibigyan ko kayo ng kahit na maikli pong background. Ang Capernaum po, dito po yung sentro ng ministry ng ating Panginoong Jesus. Dito po yung maraming ginawa niyang milagro. Dito siya nag-preach, ano po, nag-teach ng salita po ng ating Diyos. Marami po siyang ginawa dito. Ano po yung mga, ang Capernaum po ay nasa northwest. Ano po, sa hilaga, kanluran po, na baybayin po ng dagat ng Galilee. Kung saan po yung pinaka-headquarters po ng ating Panginoong Jesus. Kaya dito po siya maraming ginawang himala. Marami siyang itinuro sa mga tao doon. Mababasa po niyo yan sa Matthew chapter 4 verse 13 at saka Mark chapter 2. Ito pong pinag-aaralan natin ngayon. Dito rin po tinawag ni Jesus si Levi, si Levi, na ang kanyang pangalan pinalitan po ng Matthew, isa pong tax collector. At dito rin po niya tinawag yung magkakapatid po na sila Peter, Andrew, James, and John. Marami pong ginawa ang Diyos sa Capernaum. Dito rin po niya na dito rin po yung Roman captain po, ano po yung centurion na meron pong karamdaman yung kanyang servants na humihiling po siya sa ating Panginoon na pagilingin niya. Dito rin na-encounter po ng ating Panginoon. Marami po yung mga ginawa pong himala. Mababasa po natin yan yung sa centurion po, yung sa Matthew chapter 8 verse 5 up to 13 and Luke chapter 7 verse 1 up to 10. In spite po doon sa mga kahanga-hanga na ginawa ng ating Panginoon sa lugar na ito, sa Capernaum na ito, hindi pa rin po nanampalataya ang mga tao dito. Hindi po nila ganoon binigyan ng kahalagahan yung mga itinuturo po ng mga katuruan ng ating Panginoong Jesus. Kaya po ano ang ginawa ng ating Panginoon? Alam po niyo, pinredict niya na ang lugar ng Capernaum ay magiging complete ruin, totally ruin po. Mawawasak. Nangyari po yan. Mababasa po ninyo yan sa Matthew chapter 11 verse 23-24, Luke chapter 10 verse 15. At yung sinasabi po dito na when Jesus returned to Capernaum several days later, ilang araw po, noon wala pong mga bihikulong sinasakyan. Wala po yung tricycle, wala pong mga private car, ano, walang eroplano, walang bus. Ang gamit lang po nilang transportation noon kung walang iba kung hindi yung paa nila. Naglalakad lang po ang mga tao noon. Kung titingnan po ninyo sa mapa kung gaano kalayo ang Galilee sa Capernaum, ang sabi po dito sa na-research ko, 4 na araw na naglalakad si Jesus papuntang Capernaum. Ano po? Sabi nga dito kung everyday po nakakapaglakad siya ng 13 to 19 kilometers per day po. Ilang kilometro po kung kocompute po ninyo. Kayo na po ang bahala dyan. Ano po? Assignment po ninyo yan. Ano po? Tingnan po ninyo yan. Pero ano po ang sabi dyan? Noong makarating na si Jesus sa bahay, dito po sinasabi, kung hindi yung bahay po ni Peter ito, ng kanyang disipulo, o yung bahay niya, yung headquarters niya. Nabalitaan pa lang, hindi pa nakakapagpahinga siguro si Jesus, kauupo pa lang niya. Nabalitaan na ng mga tao, nandyan si Jesus, doon sa kanyang headquarters, doon sa kanyang opisina, o doon sa kanyang tahanan. Napakabilis pong kumalat ang balitang yan. Dahil si Jesus po, kahit saan siya pumunta, para siyang isang superstar. Talaga po ang mga tao, dinudumog po siya. Bakit?
Kasi ang gusto nila lang makita doon kung ano yung gagawin niyang himala. Yun lang po. Kung ano yung gagawin niyang himala. Kaya nga po, napakabilis na kumalat ng balita na si Jesus ay nandun sa kanyang opisina o dun sa tahanan. Kaya kung dyan po ninyo babasahin, ano po, kaagad-agad na puno ang bahay kung nasaan po yung headquarters ni Jesus. Napuno po. Kung ganito po, siguro kalaki yan. Ano, puno kaagad yan hanggang doon sa pintuan. Hanggang siguro sa bababa kung ganito na ang pagka-construct ng bahay na yon. Kung ngayon po, ano po? Pero noon, hindi po. Wala pa pong ano yan. Meron nga po silang second floor, pero ang second floor nila, ang ginagawa doon, yung pagkatapos nilang naglaba, doon nila binibilad yung mga damit po. At doon din po, pag malamig, doon naman sila nagpapahinga. Kaya nga po, may apat na magkakaibigan. Itong apat na magkakaibigan, siguro po nung marinig nila na si Jesus nandyan na doon sa kanyang opisina, doon sa bahay niya, nagmandali na po, nag-isip kaagad itong mga kaibigan nila. Itong kaibigan natin na may karamdaman, dapat mahadala natin doon. Eh ang sabi po dyan, nasa mat, banig. Ano po? Nag-isip ang apat. Ang apat na ito, pare-pareho lang ang kanilang espiritu. Yung espiritu na ang kaibigan nila, maidala nila kay Jesus. Dahil alam nila kung ano, pag nandyan si Jesus, merong himalang nangyayari. Kaya sa kanila palang alam nila na itong kaibigan nila, pag nailapit nila kay Jesus, may mangyayaring himala sa kanilang kaibigan. Kaya siguro po ang ginawa nito, nag-isip sila kaagad, banig lang yan. O kaya kumot, ang ginawa nila, maghanap ka ng kahoy na mahaba. Lalagyan natin sa both side. Pagkatapos, itatali natin para maibuhat natin, parang stretcher po. Kaya itong apat na ito, binuhat po nila. Nagmamadali sila. Ang sabi nila, dapat maaga tayo doon. Baka hindi tayo makapasok. Totoo nga. Pagdating po nila, ano po ang nangyari? Hindi sila makapasok. Bakit? Punong-puno na po yung lugar hanggang doon sa pinto, sa labas. Ano po? Kaya siguro, nung bit-bit-bit nila ng ganyan, excuse me po, walang nakikinig sa kanila. Hindi sila pinakikinggan. Excuse me po, wala pa rin. Bakit? Lahat po kasi ang gusto nila, makita nila yung himalang gagawin ni Jesus. Kaya nga po, itong mga magkakaibigan na ito, dahil siguro, dahil iisa yung espiritu nila, nagkatinginan sila. Nung magkatinginan sila, wala pang nagsasalita sa kanila. Alam na nila kung anong gagawin nila. Tatakbo sila ngayon doon sa hagdan. Dahil ang mga bahay po noon may hagdan yan sa side. Paakyat sa taas. Ano, parang basketball team po yan. Sa basketball, kapag yung guard, yung nagdadala ng bola, tinginan lang po ng ganyan, nagko-communicate na sila. Di po ba? Kapag tumalikod o nag-dribble, yung guard, yung nagdadala ng bola, kapag tumakbo na yung kasama niya, alam niya kung ano ang gagawin niya. Papasa niya yung bola without looking. Yung mga naglalaro po ng basketball, alam po nila yan. Ito magkakaibigan na ito, ganito. Kaya nung magkatanginan sila, takbo ka agad. Punta sila doon sa ano, sa hagdan, akyat sila doon sa itaas. Kaya nga po, ganito ka-agresibo yung pananampalataya ng mga magkakaibigan na ito. Kaya, kung ano po, pag-aaralan pa natin, ano, yung ano po, ng kwento na ito, ang sabi po dyan, paano sila nagkaroon ng agresibo o paano naging agresibo yung pananampalataya ng apat na magkakaibigan na ito? Anong meron sila? Number one po, meron silang ano? Phenomenal attitude. Pag sinabi pong phenomenal attitude, ito po yung kahangahangang saloobin. Yung attitude, yung aksyon nila. Kahanga-hanga. Pag sinabing phenomenal, exceptional, rare, unthinkable, wonderful, admirable. Ganito po yung kanilang kaisipan. Ganito po yung nasa puso po nila. Hindi nila inisip na sila ay napagod.
Yung pagbubuhat pa lang nila doon sa kaibigan nila na napakalayo, na nagmamadali para makapasok lang sila. Pero hindi nangyari. Pero kahanga-hanga ang saloobin nila. Kahanga-hanga yung nasa puso po nila. Ano yung nasa puso nila? Para mailapit lang nila yung kaibigan nila kay Jesus. Kaya nga po dito sa Mark chapter 2, verse 2, verse 4, ulitin po natin. Soon the house where he was staying was so packed with visitors that there was no more room even outside the door. While he was preaching God's word to them, four men arrived carrying a paralyzed man on a mat. They couldn't bring him to Jesus because of the crowd. So they dug a hole through the roof above his head. Then they lowered the man on his mat, right down in front of Jesus. Hindi ho ba kahanga-hanga yung saloobin ng mga kaibigan ng paralyzed na ito, ng taong ito? Kahit hindi po nila inisip yung kabaguran nila, hindi nila inisip yung sarili nila, kung nagugutom na ba sila, o yung kaibigan nila hindi man, yung kaibigan nila hindi man nagsasalita, o bro, painawa ko pa, mapagal na kayo. Wala silang narinig ng gano'n, pero buo pa rin yung kanilang saloobin, yung kanilang puso, yung kaisipan po nila. Kaya nga kahanga-hanga, phenomenal attitude. Ano po? Kaya nga, ito po yung kapuri-puri. Kapuri-puri yung ano po, saloobin ng apat na magkakaibigan na ito. Tayo po siguro, may mga kaibigan tayo na matagal na natin silang sinishare. Sinukuan na buho natin sila. O patuloy pa rin natin ginagawa kung ano yung pinagagawa ng ating Panginoong Jesus. Alam po ninyo, ang Ama, hindi lang niya sinabi na mahal niya tayo. May kaakibat na aksyon ang ginawa po ng Ama. Ano ang ginawa niya? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hindi lang niya sinabi na mahal ko kayo o mga tao. Pinatunayan niya kung gaano niya tayo kamahal. Pinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak na walang iba po kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Pinakita niya. Tayo po, paano natin na ipapakita sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa mga kapitbahay po natin, paano natin ipinapakita na mahal din natin sila? Paano natin ipinapakita na nagmamalasakit po tayo sa kanila? Itong mga apat na ito, hindi sila nang hinawa. Buo po yung kanilang saloobin na itong kaibigan nilang ito na may karamdaman. Gusto nilang makalapit sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, ano ang sabi dito? True faith has always action. Ang totoo pong pananampalataya, lagi may kaakibat na gawa. Amen po ba? Yan po yung totoong pananampalataya. Kaya nga po, dito makikita natin sa Hebrews chapter 13, verse 16, ano po ang sinasabi? And don't forget to do good and to share with those in need. Pakaunawaan po natin. Basahin po natin. Ano po? Basahin po natin. Habang binabasa ko, basahin ninyo at unawain po ninyo. Hebrews chapter 13, verse 16. And don't forget to do good and to share with those in need. These are the sacrifices that please God. Babasahin ko po sa Tagalog. Ang sabi po dito, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Amen po ba? Nakuha po natin? Ano daw po yung kinalulugdan na sakripisyo para sa Diyos?
Ano po? Ano po? Don't forget to do good and to share with those in need. That is the sacrifice that pleases our God. Yung paggawa po natin ng mabuti. Alam po ninyo, ang church natin, nagmamanifest po kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po natin kinalilimutan na gumawa ng mabuti. Noon lang pong kapanahunan ng pandemic, kasagsagan po ng pandemic, ang dami po nating tinulungan. Hindi lang po yung member po natin dito. May lalapit po sa amin na hindi namin kakilala. Hihingi sila ng tulong. Tinutulungan po natin. Meron po tayong may mga ibang churches na lumalapit. Tinutulungan po natin sila. Kaya nga po, nung nag-report ang mission, ano po yung ni-report? Hindi po natin namalayan. Nakapagbigay tayo ng mahigit 3 milyon po. Pero alam niyo, hindi na zero yung kaban ng ating Panginoon. Lalo pa tayong pinagpala. Bakit? Kasi ginagawa po natin kung ano ang salita ng Diyos. Kaya tayong lahat, nararanasan natin yung blessing ng Panginoon. Buhay po ang salita ng Diyos sa mga tiga Calvary Temple. Kaya nga po, alam ko nararanasan ninyo ito. Kayo rin, na kanya-kanya po ninyong ano yan, buhay. Alam ko po, merong lumalapit din sa ng tao sa inyo na humihingi ng tulong. Huwag po ninyo silang aayawan. Baka hindi ninyo alam, hindi natin alam. Mga anghel pala yan, nagpapanggap lang na pulubi o nangangailangan. Kaya nga po, yan po yung mga sacrifices. Kung minsan sasabihin natin, Pastor, hindi naman ninyo nauunawaan yung aking kalagayan. Naglalako lang po ako ng mais. Naglilinis lang po ako, utility lang po ako sa isang mall. Ganito lang po yung sahod ko. Pastor, kapag sa kapatid natin, meron pong nangangailangan na magpapatrim yun sa garden nila, sa mga alaman nila. Doon lang po ako nagkakaroon ng pera. Ng blessing. Hindi ka ba binless ng Diyos noon? Alam po ninyo, yan po yung mga sinisiksik, ibinabato ni Satanas sa atin para hindi natin magawa yung sinasabi po dito sa salita ng Diyos. Don't forget to do good and to share with those in need. Pipigilan po talaga ni Satanas na makagawa tayo ng mabuti. Kahit nasabihin mo na ngayon lang, yung Sabado lang, no, doon ka lang kumita, binigyan ka ng kapatid, pagkatapos mong ginawa yung pagharden, pagagarden po sa kanila, binigyan kanya ng 500. Hindi ba blessing yun? Pastor naman, 500 jamu, atin lumapit, di ng kepa. Kulang yapa pinke kami eh. Yan po yung gawain ni Satanas. Para hindi kayo makagawa ng mabuti. Para hindi ninyo magawa yung sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit hindi mo subukan, kapatid? Kung yun lang ang natanggap mong blessing sa isang linggo, pero alam ko hindi ka bibigyan ng ganyan sa isang linggo ng Panginoon. Yung 500 na yan, kapag may lumapit sa iyo, tinulungan mo, hindi mo pa marin kinalimutan yung tithes mo. 100% yung 500 na yan, hindi lang doble na ibabalik ng Diyos sa iyo. Kasi ang nangyayari, bakit mas pinakikinggan natin yung bulong ni Satanas kesa doon sa bulong ng banal na Espiritu? Lagi po yan. Kaya hindi tayo nakakagawa nang mabuti, kaya napipigilan yung blessing po na dapat nating maranasan. Kaya nga ito yung sakripisyo. Ano ba yung sinakripisyo mo? Kung sinabi ng banal na Espiritu doon sa 500, bro, sister, bigyan mo ng 50 pesos yung kapatid na yan. Tapos yung tithes mo, 50 pesos. Magkano na lang ang natitira sa iyo, kapatid?
Sige, magkwentahan tayo. Magkano po? 400. Nalugi ka? Nalugi ka? Inagarabyado ka pa ng Diyos? Hindi. Kapag sumunod ka pa, lalo ka pang pagpapalain ng Diyos. At dyan mo makikilala kung sino yung Diyos mo. Kung paano magiging epektibo o paano magmamanifest yung sinasabi niya, pag sumunod ka sa akin, pagpapalain kita. Yung Malakay 3:10, 11, I will protect you from the devourer. Mangyayari yan. Mararanasan mo yan, kapatid. Sana po, huwag natin bibigyan ng mas mabigat yung bulong ni Satanas. I-rebuke po natin siya. Satanas, ika, nano na naman yung sasabihan? Balo mo, intukyang ko, ing bulong na ding banal a espiritu, ing Diyos ko. Kapag sumunod naman po kayo, anong meron mararamdaman ninyo sa inyong katawan? Kapayapaan. Kapag hindi ka sumunod, ano? Naliligalig ka. Hindi ka mapakali. Hanggang hindi mo ginawa yan, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa iyong puso at isipan. Kaya nga yung the peace of God that passes all our understanding will guard our heart and mind. Philippians chapter 4. Amen po. Naunawaan po natin ngayon, ano ang sacrifice? Ano po yung sakripisyong nagagalak ang Diyos sa atin? Yung makagawa po tayo ng mabuti at makapag-share po tayo, makapagbahagi tayo doon sa mga nangangailangan. Galatians chapter 6, verse 2. Carry each other's burden and in this way you will fulfill the law of Christ. Meron palang batas ang Diyos. Ayan po, nakasulat. Fulfill. Law of Christ. Ano yung law of Christ na tinutukoy pa dyan? Carry each other's burden. Sa Tagalog po, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasani ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Amen po ba? Kaya nga po, bakit lagi po namin dinidiin yung kung sino yung merong siyo? O member na ho ba kayo? O meron na ho ba kayong siyo, yung Calvary Umpukan? Napaka-importante po nito. Dito po, yung magkakagrupo doon. Ano po, kapag meron pong nangangailan o meron man na may karamdaman sa member po nila, doon pa lang na-address na ito. Nagagawa na po yung carry each other's burden. Hindi na masyadong nabibigatan yung kapatid natin. Yung bang makita lang niya na tayo ay tinutulungan natin, nag-contribute tayo kung kailangan niya ang 2,000, nakapagbigay tayo ng 500, hindi ba kabawasan doon sa kanyang kabigatan yon? Nakita niya, totoo nga pala, na itong siyo na ito yung nabibenefit. At doon, na i-empower siya, na i-encourage siya. Yung kanyang pananampalataya, ano po, nagle-level up, nahahawa doon sa kanyang mga kasamahan. Yung pag-uugali ng kanyang mga kasamahan, nahahawa siya. Nakikita niya na tunay pala ang salita ng Diyos sa mga kapatid kong ito. Hindi lang pala sila salita. Hindi lang sila nakikinig, hindi lang sila nakaupo tuwing Linggo dito sa loob ng bahay-sambahan, kung hindi nagmamanifest ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Yan po yung mga tunay. Yan po yung may mga phenomenal attitude. Kangahangang mga attitude. Kaya nga, napakasarap po. Kaya sabi ng Acts chapter 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. Amen po ba? Nangihinayang ho ba kayo kapag nakakatulong kayo sa ating mga kapatid? Alam po ninyo, yung mga pagbibigay po natin dito sa bahay-sambahan,
dito po sa offering box natin na ito. Ang dami po nating natutulungan. Marami po. May mga nagda-dialysis. Sa pamamagitan ng pagtapat na pagbibigay po ninyo, natutulungan po natin sila. Ginagamit tayo ng Panginoon para yung kanyang buhay na maikli ay humaba pa at lalo niya pang maranasan yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Maranasan pa nitong kapatid natin, mga kapatid natin ng dialysis, yung pagmamahal po natin sa kanila. Amen po ba? Kaya pag nagbibigay po tayo, lagi tayong dapat masaya. At hindi po kalugihan, sasabihin ko po sa inyo, ako po nabubuhay ako sa mundong ito for 58 years. Hindi ko nakita nagkulang ang Diyos sa amin, sa akin mismo. For 58 years, naririnig din po ninyo si Pastor Manny kung paano niya sinasabi. For 14 and a half years, hindi siya nagkulang. Tapat ang Diyos sa kanya. Bakit? Dahil sinusunod po namin, sinusunod ninyo ang salita ng Diyos. Amen po ba? Ganyan po makapangyarihan. Dapat ganyan po yung phenomenal attitude po natin. Dapat maging kahanga-hanga na kapagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Ano pa po yung isang mga katangian pa ng apat na magkakaibigan na ito? Hindi lang po meron silang phenomenal attitude. Kung hindi, meron din po silang ano? Unrelenting spirit. Pag sinabi pong unrelenting spirit, hindi natitinag, hindi mababago. Kahit na ano pa yung sitwasyon sa harapan mo, hindi magbabago yan. Ganyan po katatag. Yung pananampalataya o yung espiritu ng apat na magkakaibigan na ito. Sa Mark chapter 2 verse 4, uulitin lang po natin. They couldn't bring him to Jesus because of the crowd. So they dug a hole through the roof above his head. Then they lowered the man on his mat right down in front of Jesus. Hindi natinag. Noong makita po nila, noong nagpapa-excuse sila sa mga tao para makapasok doon sa pinto, walang pumapansin sa kanila. Walang nagbibigay sa mga tao. Umakyat pa rin sila doon sa hagdan. At pagdating doon sa hagdan, siguro nagtinginan sila, o nanong gawan tamong ngini. Wala nang nagsalita siguro. Yun lang ang tanong. Yung isa, kumuha na kaagad. Ano po? Anong sabi dyan? They dug. Naghukay po sila. Dahil po noon, ang mga bahay po noon, ang mga material po, mga materialis na gamit dyan, alam po ninyo yung mga kahoy. Ano po? Mga maninipis na kahoy. Yun po yung ginagamit nila sa bahay po nila, dun sa second floor. Yung pinakabubong po nila. Ano po? Yung parang, na, ano pong tawag nitong pinagsasalit-salit nila ng ganyan. Pagkatapos po, yung damo. Ano po? Ano tawag yung damo na to? Yung dayami. Yan. Dayami po. At kukuha po sila ng clay. Yung clay po, lalamasin nila yan. Hahaluin po nila. Pag nilagay po nila yung clay ng ganyan, ano po, papatungan na nila, ayun ang clay, yung dayami, lalagyan nila ng clay. Kung napanood po ninyo yung mga, ano po, yung mga katutubo, yung pinakikita sa ano po, sa YouTube po yata, yung sa Facebook, kung paano sila gumawa ng bahay, pagkatapos yung bubong, ganun po yung ginagawa nila. Clay. Dito po, ganyan po. Yung ano nila. Kaya nga po, pag natuyo yun, matibay. Kaya nga, noong sirain, noong gumawa po sila ng butas dyan, sandali lang po nilang magawa. Nabutasan yung ano. Pero tingnan po ninyo, hindi sila nasiraan ng kanilang espiritu o yung kanilang kalooban po. Pag sinabi pong unrelenting, yung immovable, uncompromising, inconvincible, ano po, immovable, hindi matitinan. Uncompromising, hindi nagkompromiso. Hindi nila sinabi. Pag sinira natin yan,
sigurado magagalit yung may-ari, baka ipakulong pa tayo. Tara, baba na lang tayo. Hintayin na lang natin pag mag-isa na lang ang Panginoong Jesus. Doon na lang natin gawin yan. Pero hindi po. Hindi sila nakipag-compromise. Hindi rin sila naging inconvincible. Ano po, hindi mapaniwala. Naniwala pa rin sila na may magagawa po sila. Kaya yun ang ginawa sa kanila. Ginawa nila. Umakyat sa itaas, inilapag muna sa isang tabi, yung kaibigan nila na parinsado. Pagkatapos, siguro po tinignan nila kung ito po yung, ano, yung floor. Ah, dahil tuwing si Jesus ay magtuturo, laging nasa gitna yan. Yung mga tao po, nakapaikot sa kanya. Kaya kung ito yung pinto, si Jesus nandito. Tinantsahan po nila. Kaya nga po, nung makagawa sila ng butas sa kisame, eksakto kung saan nila ihulog yung kanilang kaibigan. Yun po yung sinasabing unrelenting. Walang pwede pong makahadlang doon sa kanilang anhikain na itong kaibigan nila ay dapat mailapit nila sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, makikita natin dito. Sa Galatians chapter 6, verse 9 up to 10, ano po ang sabi? So let's not get tired of doing what is good. Napagod ho ba yun itong magkakaibigan na to na gumawa ng mabuti sa kanilang kaibigan? Hindi po. Kaya ano sabi? At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Therefore, whenever we have the opportunity, kapag meron po tayong mga oportunidad, may mga pagkakataon tayo, na sabi po dito, we should do good. Dapat gumawa po tayo ng mabuti. To everyone, sa bawat isa. Kalbaryan man po siya, o hindi, gagawan po natin sila ng mabuti. Hindi tayo pipili. Amen po ba? Ano ang susunod dyan? Tingnan po ninyo. We should do good to everyone. Yung kasunod po ano? Especially, kanino po? To those in the family of faith. Lalong-lalo na doon sa mga kapatiran natin sa pananampalataya. Tayo po. Amen po ba? Dapat nauuna, inuuna natin, kung natutulungan po natin yung sa labas, yung hindi natin kapananampalataya, ano po, dapat yung ating mga kapatid sa pananampalataya, inuuna po natin sila. Salita po ng Diyos yan. Ayan po, Galatians chapter 6, verse 9 to 10. Hindi po ako ang nagsasabi. Ang salita po ng Diyos. Kaya alam po ninyo, itong pinag-aaralan natin ng ito, uulitin ko po, talagang nagmamanifest po sa ating bahay, sambahan. Naniniwala ho ba kayo? Amen po ba? Parang hindi ako nakukumbinsi sa amen ninyo eh. Naniniwala po ba kayo na nagmamanifest ang salita ng Diyos sa bahay ng sambahan na ito? Amen po. Kitang-kita naman po natin yan. Hindi natin pwedeng pagsinungalingan yung sarili natin. Alam po natin kung ano ang nangyayari sa bahay, sambahan na ito at sa ating kanya-kanyang sarili sa pananampalataya po natin. Na-transform, na-renewed na ba ang mga kaisipan ng bawat isa't isa sa atin? Wala? Na-renewed na po ba? Na-transform na ba ang kaisipan ninyo? Dapat lang po. Kaya kanina ko pa sinasabi na nagmamanifest po ang salita ng Diyos sa buhay po natin dito sa Calvary Temple. Kasi na-renewed, na-transform ang ating kaisipan. Hindi na tayo sumasabay, hindi na natin gusto yung pattern, yung gawain ng kamunduhan, ng mundo. Ang gusto natin ngayon,
kung ano yung pamamaraan ng ating Panginoong Jesus. Gumawa ng mabuti. Amen po ba? James chapter 1 verse 27. Ano po ang sabi dito? Pure and genuine religion in the sight of God, the Father, means caring for orphans and widows in their distress and refusing to let the world corrupt you. Refusing to let the world corrupt you. Irerefuse po natin na hindi makorap yung ating sarili. Ano ang dapat? Pure and genuine religion. Pag sinabi pong religion, yung spiritual po nating kalagayan. Ito po yung sinasabi. In the sight of God, the Father means caring for orphans. Ginagawa ho ba natin ito? Yung mga widows, binibigyan ho ba natin o kinikare ba natin sila? Opo, ginagawa po natin yan. Kaya nga kanina ko pa sinasabi na nagmamanipes ang salita ng Diyos sa bawat isa't isa o sa kabuong kongregasyon ng Calvary Temple. Hindi po natin kinocompromise ang salita ng Diyos. Lalong-lalo na kapag naririnig po ninyo ang tithings at ang offering. Talagang pagdidiinan po namin sa inyo dahil ito po yung sikreto kung bakit pinagpapala tayo ng Panginoon. Dahil sinusunod po natin ang kanyang mga pinag-uutos without any compromise. Kahit na po may magsasabi sa atin, puro kayo pera, puro kayo pera. Puro ba tayo pera? Kayo po ang makapagsasabi niyan. Pag nagbibigay ba kayo sa ating Panginoon, uulitin ko, inagarabyado ba kayo? Inagarabyado ba tayo ng ating Panginoon? Hindi po. Lalo na nating nararanasan yung pagpapala po ng Diyos. Sa buhay natin, sa pamilya natin, sa trabaho, sa business po ng bawat isa't isa. Kanyang katapat po ang Diyos. Kung pagdating lang po sa tithes and offering, talagang bibigyan ko ng diin. Dahil sabi ko nga sa inyo, 58 years na akong mabibig kanya tong aini. Eke ba ikit na may kulang niya in ginuta mo keng Calvary Temple, kanako at kaya kayo. Makanya niya po in Diyos tamo. Kaya nga dapat makita ito sa atin. Ano po? Ano pa ang merong katangian ng apat na magkakaibigan na ito? Meron silang phenomena, attitude, meron po silang unrelenting spirit, at meron din po silang secured mindset. Pag sinabi pong secured, pirmi, hindi pa iba-iba, solid, matatag ang kanilang matibay po yung mindset nila, yung kaisipan nila na ang Jesus na ito kung saan nila dadalhin yung kanilang kaibigan para gumaling, alam po nila gagaling yung kanilang kaibigan. Kahit anong klase pang uri ng mga sagabal, hindi nila pagpapalit yun. Hindi mag-iiba yung kanilang pananampalataya. Kaya nga ano po ang sabi sa Mark chapter 2 verse 5, seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, "My child, your sins are forgiven." Nung makita po ni Jesus ang pananampalataya nung apat, hindi po yung isa, hindi po yung may karamdaman. Ang nakita po dito, yung pananampalataya nung apat na magkakaibigan. Kaya nga po, ano ang sinabi ni Jesus doon sa may karamdaman? Kaya ano ang sabi niya? "My child." Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Dito po nakita unang-una ng Diyos ni Jesus yung pananampalataya ng apat. Pangalawa po, nakita
ni Jesus kung ano yung talagang pangangailangan ng paralisadong tao. Ano ba yung talagang pangangailangan niya? Ano yung kailangan niya? Kailangan niya po ang isang tagapagligtas. Kaligtasan. Kaya sinabi niya diyan, ano po? Your sins are forgiven. Ang kasalanan mo ay pinatawad na. Hindi kinondemn ng ating Panginoong Jesus yung paralitikong tao. Hindi niya sinabi na makasalanan ka, humingi ka muna ng tawad. Ihingi mo lahat ng tawad yung mga kasalanan na nagawa mo. Hindi sinabi ng Panginoong Jesus, kaya nga na-paralyze ka dahil sa mga ginawa mong kasalanan. Kung minsan po, yung mga nagagawa nating mga kasalanan, ito yung nagbibigay ng karamdaman sa atin. Tama po ba? Sinabi na nga sa iyo, bawal kumain ng sisig. Pwede ka naman tumikim. Huwag ka lang lumaklak. Tikman mo lang kasi bawal nga eh. Eh matigas ang ulo mo. Sige lang, may atin ako mang panulo, pastor. Iyon. Yan yan ang gawain ni Satanas na gusto kanya kaagad mamatay. Diba? Tama. Yung mga nagme-maintenance, hindi ba? Ganyan ang mga minsan katuwiran. At hinako man panulo. Pwede kong mga ngini. Kaya ba't nanini? Mga anak ko. O, tapos tumaas ang presyon. Hindi tumalab yung damot. Mas naunang tumalab yung sisig. Ngayon, nasa hospital. Totoo o hindi? Nakakatawa na po. Pero totoong nangyayari sa buhay po natin. Kaya si Jesus hindi niya kinondemn. Yung paralyzed. Paralito kong tao. Ang sinabi niya, your sins are forgiven. Nung sabihin siguro ng ating Panginoong Jesus doon sa paralito kong taong ito, ano kaya ang nadama nitong taong ito? Sa akin po, habang pinag-aaralan ko, siguro nung sabihin ng ating Panginoong Jesus sa taong ito doon sa paralyzed man, nagkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang sarili. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Baka yun ang nasabi niya. Naramdaman niya yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. Ni Jesus sa kanya. Your sins are forgiven. Kaya nga po dito, nasabi po sa Jeremiah 17 verse 7, but blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Amen po ba? Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Amen? Kanino tayo magtitiwala? Sa ating Panginoong Jesus. At paano po ma-enhance? Paano lalago yung pagtitiwala na yan? Babalik na naman po tayo sa napaka-importante sa buhay po natin. Salita po ng Diyos. Pag-aralan po natin. Pagmuni-munihan po natin. At lagi po tayong makipag-usap sa ating Panginoong Jesus. At ito po, yung pagtitiwala, mararanasan po natin yan. Mawawala po yung mga doubt, yung mga unbelief natin. Itong mga apat na magkakaibigan na ito, wala, hindi pumasok yung doubt, yung unbelief sa kanila. Nagpatuloy lang po sila, talagang matatag. Buo yung kanilang puso, yung kaisipan nila. Na kahit na anong mangyari, hindi sila susuko. Kaya secured eh. Secured po yung kanilang pananampalataya. Hebrews chapter 4 verse 16. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.
Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Amen po. Lumapit po tayo sa ating Panginoong Jesus na merong confidence, mapagtitiwala, na alam natin pag lumapit po tayo, hindi niya sasabihin sa atin, nagkasala ka na naman, Pastor Is. Lagi ka na lang ganyan. Kapag lumalapit po ba kayo sa ating Panginoong Jesus, may naririnig kayo ng ganyan? Ano ang nadarama ninyo? Hindi ba yung yakap ng ating Panginoon? Laging bukas ang kanyang dalawang kamay. Hinihintay lang po ng Diyos sa atin niya. Magpakumbaba po tayo sa harapan niya. Aminin lang natin na nagkasala po tayo. Yung mga pagkakasalang hindi na natin sinasadya. Ganyan po ang Diyos natin. Para ano po ang sabi? Diyan. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Kaya kung mapagmalaki ka sa Diyos, akala mo kung sino ka, mararanasan mo ba yung and find grace to help us in our time of need? Hindi. Hindi mo mararanasan yan. Talagang ang gusto ng Diyos, lumapit ka sa Kanya. Na may pagtitiwala, na alam mo, kapag lumapit ka, taos puso kang lumalapit, humihingi ng kapatawaran. Sincere ka doon sa paghingi mo ng tawad sa ating Panginoon. Paghingi mo ng tulong sa ating Panginoon. Alam mo na may kasagutan yan. Hindi kanya ipapahiya. Kung ipinagkaloob nga niya ang kanyang bugtong na anak, hindi niya ba pwedeng ipagkaloob ang lahat sa atin? O i-bless tayo ng sagana? Yan po ang Diyos natin. Alam po ninyo, kaya lagi kong inuulit-ulit, na kanino ang susi para maranasan po natin ang mga promises ng Diyos? Na kanino po? Na kanino po? Sa bawat isa't isa po sa atin. Nasa sa atin po ang susi. Wala po sa Diyos. Ang Diyos nandiyan na po, binigay na niya lahat para maranasan mo lang. Buksan mo yung puso mo, yung isipan mo. At lumapit ka sa Kanya, sa Kanyang trono, throne of grace with confidence. So that you may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Amen. Yan po ang hinahanap ng ating Panginoon. Sa 1 John chapter 5, verse 14 up to 15, and we are confident that He hears us whenever we ask for anything that pleases Him. And since we know He hears us, when we make our request, we also know that He will give us what we ask for. Amen. Napakasarap po ng salita ng ating Panginoon. Kapag pagbubulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos, word by word po natin. Huwag natin madaliin. Amen po. Hingin natin yung presensya ng banal na Espiritu, yung guidance ng banal na Espiritu. Para kapag binabasa mo ang salita, ang 1 John 5:14, 15, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya. Lakas loob sa Kanya. Kanino? Sino yung Kanya? Si Jesus. Dahil alam natin, ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Isaiah 53 verse 5. By His wounds, by His stripes, we are healed. Kalooban ng Diyos na tayo po ay magaling na sa lahat ng uri ng karamdaman. Ang
dapat lang natin gawin, angkinin natin yan. Panghawakan natin yan. Kapag sinabi niya, He will never leave you nor forsake you, panghawakan po natin yan. Amen po ba? Last, ano pong meron silang katangian yung apat na magkakaibigan? Meron po silang heroic conviction. Dakila, matibay na paniniwala. Dakila po. Matibay na paniniwala. Kanino? Sa ating Panginoong Jesus. Mark chapter 2, verse 5 up to 7. Seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, my child, paralyzed man, my child, your sins are forgiven. But some of the teachers of religious law and who were sitting there thought to themselves, what is he saying? This is blasphemy. Only God can forgive sins. Totoo po yung sinabi nila yung huli. Only God can forgive sins. Alam po ninyo kung sino po yung matindi ng mga fans ng ating Panginoong Jesus nung kapanahonan niya? Sino po? Ang mga pariseo. Mga parisis. Yan yung mga vivid, tama nga ba? Fans niya. Avid, no? Avid. Fans niya. Kahit saan si Jesus, kapag nabalitaan nila, unang-una sila na nandun sa lugar. Kaya nga po dito, yung settings na yon, doon sa lugar na yon, doon sa office po ng ating Panginoon. Hindi umuupo yan doon sa likuran. Kung hindi, laging nasa harapan niyang mga pariseo na yan. VIP po sila eh. Pag dumating lang yan, dumaan po yan dahil doon sa bihis nila. Alam po ng mga tao noon kung sino yung mga teachers of the law. Dahil doon sa bihis po nila. Kaya tumatabi na yan. Ano po, ibinibigay na nila yung upuan sa harapan. Ganyan po ka VIP yan. Pero alam niyo yung mga avid fans na, ni Jesus na yan, ano ang ginagawa lang nila? Hindi sila humahanga sa ginagawa ni Jesus. Kung hindi hinahanapan lang ng kamalian si Jesus. Binabantayan po nila yung bawat tinig, yung bawat salita na lumalabas kay Jesus para meron silang maibato kay Jesus. Yan po yung gawain ng mga pariseo. Pero nagtuturo po sila ng patungkol sa mga law ni Jesus. Pero hindi sila naniniwala. Kalaban nila, number one na enemy ni Jesus, yung mga pariseo. Sino po noong namatay si Jesus? Noong ano siya, nag-resurrect siya? Sino yung mga sumuhol doon sa mga gwardiya? Ito ang sabihin ninyo, ito yung kalahating milyon. Sabihin ninyo sa mga tao, ninakaw yung katawan ni Jesus. Hindi totoong nag-resurrect siya. Kinuha lang siya, ninakaw lang siya. Sila po yan. Pero matitindi ang mga turo nila. Teacher of the law nga eh. Master nila. Ang batas ni Moses. Pero hindi naman nila pinamumuhay. Alam lang nila. Pero sa Calvary Temple po, ang buong kongregasyon ng Calvary Temple, hindi lang sila nakikinig. Hindi lang natin alam ang salita ng Diyos kung hindi ipinamumuhay po natin. Amen po. Kaya nakakaiba tayo. Peculiar tayo. Amen? Ano po ah, ang sabi po ng 1 John chapter 3, verse 16? This is how we know what love is. Dito natin nalalaman ang pag-ibig. Ano ba ang pag-ibig? Ang karamihan po, alam natin ang pag-ibig yung doon sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 8. Di po ba? Love is, ano po? Patient, kind, it does not envy, it does not boast, it does not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hope, always perseveres. Love never fails. Yan po yung alam natin
na definition ng pag-ibig. Pero ang dami pa ng definition ng pag-ibig sa salita po ng Diyos sa Bible. Ito lang po, 1 John chapter 3, verse 16, ang sabi, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. That is the definition of love. Ano po ang definition ulit? Na ipinagkaloob, ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay. Kanino? Para sa ating lahat. Kaya nga naririto tayo dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesus doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ipinaranas niya sa atin yung pag-ibig niya. Hindi siya naging makasarili. Yan po yung tunay na definition ng pag-ibig. Yung susunod po na sentence, ano po ang sabi? And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Amen? Para ang hirap pong tanggapin, ano? And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Kung ano pala yung ginawa ni Kristo, dahil siya yung pinaka-model natin, dapat ganun din ang ating puso, ang kaisipan natin. Ibibigay natin yung ating sarili. Kaya nating ibigay ang ating sarili sa ating mga kapatid. Napakasarap po na maranasan natin ito. Kaya nga po noon, ano, nung panahon ng pandemic, ang sabi nila noon, dahil lang sa salamin, ayan, pag hinawakan mo, dapat hugas, mag-ano ka ng alcohol. O kaya, doon sa mga chichirya, ginawa tayong makasarili noon. Dati, pag kumakain ka ng chichirya, 10 kayo doon sa isang balot. Kuha lang, ano po, pero nang karoon ng pandemic, pambihira, ikaw na lang mag-isa. Nagyayaya ka na, wala pong gusto. Pero alam po ninyo, kami habang pumupunta po kami sa malayo, eh, siyempre magugutom kami. Sila Sister Nella, Sister Jeffrey, sila Brother Renan, yun pa, yung dalawa nating ano dito, utility, sila Ray at saka sila Jody. Ano po? Nasa loob kami, bibili si Sister Nella po ng chichirya. Ano? Bubuksan namin. O sige, abe-abeta mo. Nung mate-mate. O, sige, kain naman. O, tapos pumapasok sa isa. Pagmas daw kore ang kayabi ako. O, kami ka-COVID. Kami nga. Wala naman. Niloko lang tayo. Hanggang ngayon, niloloko tayo. Kung sana, noon, ilang years na ba tayo na may COVID niyan? Magdadalawang taon na. Eh, dapat kung talaga nakakamatay yan, o totoo, sabihin natin totoo nakakamatay, eh, di naubos na tayong lahat. Tama? Yung mga iba, may vaccine na po kayo. Pero anong sinasabi ng WHO? Ha? Magkakasakit pa rin kayo. Yun lang, maka-quarantine kayo. 7 days na lang, hindi na 14. Eh anong visa noong na-vaccine ka? I-analyze po natin. Hindi natin sinisiraan ang ano nila. Pero may isip tayo, binigyan tayo ng isip ng Diyos. Ang Diyos natin, mas makapangyarihan sa COVID. Amen po ba? Pag sinabi ng Diyos na ikaw ay protektado ng kanyang dugo, paniwalaan mo yan, protektado ka. Ito po yung pag-ibig na gusto makita ng Diyos sa atin. 1 Thessalonians chapter 2, verse 8. We love so much that we shared with you not only God's good news, but our own lives too. Ito po yung sabi ni Paul sa mga Tessalonica. Hindi lang dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, sabi po niya, hindi lamang kami handang ibahagi sa inyo ang magandang balita, kung hindi maging ang aming buhay. That is what is love.
sa binabasa po natin, definition pa ng love. Kaya ho ba natin ipagkaloob ang buhay natin? Sabi nga po si Pastor June, naranasan po namin yung magdadala lang kami. May inutos po sa amin, hindi namin alam na recently lang pala nagka-COVID yung buong ano na yan, kongregasyon na yan. At kasalukuyan silang naka-quarantine nung puntahan po namin. Siguro, nang tinanong ko po, ilang araw na po ba kayo naka-quarantine? Nagse-self-quarantine? 4 days. Eh, nandun na kami sa loob ng, siguro, hinihintay nila kaming aatras. Pero alam po namin, protektado kami ng dugo ng ating Panginoon. At meron kaming authority to trample snakes and scorpion. Ano po? And nothing will harm us. And to overcome all the power of the enemies. And nothing will harm us. Pinanindigan po namin yun. Alam po ninyo, kapag mayroong pinagagawa ang Diyos sa atin na alam po natin na magtatagumpay o nagtagumpay na tayo, ang demonyo, si Satanas, tandaan po ninyo, hindi pwedeng hindi kukuha ng tabla yan. Pero hindi siya makakakuha ng tabla kung hindi natin papayagan. Tama po ba? Kaya nakakakuha lang ng tabla yan kasi pinapayagan natin. Mas pinapakinggan natin kung ano yung sinasabi niya. Oh yan, magkasakit na ka kanyan. Yan, minta ko pa kasi Ken. Pero nilabanan po namin yan. Habang nagpipray si Pastor John, si Satanas, walang tigil na ano, magkasakit na ko kanyan. Puwata, mag-meeting ka pa. Puwata, dahil Wednesday po yun. Puwata, makipag-service ka pa, makipag-push ka pa, karakal mo yawa. Demonyo ka? Talagang demonyo ka? Makoka ka na ako. Lakwan mo kami. Oh, ginamit ko na po yung authority na pinagkaloob ng ating Panginoong Jesus. Luke 10:19 at yung 1 John chapter 4 verse 4. Ulit-ulit habang nananalangin si Pastor John, ako po, nakatingin po ako ng ganyan. Talagang nilalabanan ko. Nire-rebuke ko si Satanas. Greater is he that is in me, in us, Satanas, kesa sa iyo. Tandaan mo yan, Satanas. Kami, victorious kami. Conqueror kami. Gusto mo yun habang nananalangin kasama mo, ikaw, pinupunturya ka ng kaaway. Nag-i-intercede ka. Nananalangin ka talaga, nire-rebuke po namin. Nire-rebuke ko talaga si Satanas. Habang nagda-drive ako, hindi niya pa ako hinihintuan. Hindi niya ako tinatantanan. Ay, si Pastor John pala yung nagda-drive. Ako pala ang passenger. Hindi pa rin ako tinatantanan. Pero nagpipray pa rin po ako. Hanggang umalis po siya. Alam po ninyo, ipaglaban lang natin. Huwag tayong susuko. Kapag sinabi ni Satanas, oh, kinayap ka. Eh, sinabi na niya sa akin yan eh. September, for almost 3 weeks, makarate ako po. Lahat ng symptoms ng COVID, nasa akin, naranasan ko. Madaling araw, 2:30, sinabi niya sa akin, oh nano, baka 3 beses. Bala ko sa aking asawa ko yan, sasabi ka na ako. Talagang yung boses po, dinig na dinig ko. Kung paano ninyo ako narinig, ganyan po naririnig yun. Pero tumayo po ako. Penolduke pong makanyan. In the mighty name of Jesus, I bind you, I rebuke you, Satan. Makukakin, eh nakakailangan. Lord, may pagal ko po, mapagal ko. Matutulog na ako po. Lord, napagod po ako, matutulog na po ako. Humiga po ako. Oh, natulog ako, pinatulog ako ng Panginoon na may kapayapaan. Kinabukasan, nagising na, malakas. Nasa sa atin lang po kung makakakuha ng tabla si Satanas. Hindi siya makakakuha ng tabla hanggat hindi natin pinahihintulutan. Nasa sa atin po ang kapangyarihan. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Binigyan tayo ng authority po ng ating Panginoong Jesus. Tandaan po natin yan. Huwag ninyong kalilimutan yan. Pilit na binubura ni Satanas yan sa isip natin.
Huwag na huwag ninyong papayagan na mabura niya yan. Amen po ba? First John chapter 5 verse 3. This love for God, ano po yung love sa Diyos? To obey His commands, and His commands are not burdensome. Amen po ba? Ano ang pag-ibig sa Diyos? Ang pag-ibig po ay yung sundin mo. Ano yung susundin mo? Yung kanyang mga pinag-uutos. Saan yung kanyang mga pinag-uutos? Saan natin matatagpuan? Sa Bible po, sa kanyang salita. Kaya nga po, ang kanyang mga utos ay hindi pabigat sa atin. Kung hindi po, ito ay pagpapala kapag sinunod po natin ang kanyang mga kautusan. Amen po ba? Kaya dito po sa kwentong ito, yung pinakahuli po, yung Mark chapter 2, verse 11 up to 12. Ang sabi po dyan, stand up, pick up your mat, and go home. And the man jumped up, grabbed his mat, and walked out through the stand on lookers. They were all amazed and praised God, exclaiming, we'd never seen anything like this. Amen po ba? Hayaan po niyong basahin ko sa Tagalog. Tumayo ka, sabi po ni Jesus, doon sa paralitikong tao. Buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Kaya ang lahat ng naroroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito. Yung una po, noong pagkababa, noong hinulog na po, noong magkakaibigan, yung kanilang kaibigan sa harapan po ng ating Panginoon. Ang sinabi ng Diyos, anak, pinatawad na ang iyong kasalanan. May nabasa ba tayo doon na nagreklamo yung mag-apat? Ano ang sinabi ba nila na, Panginoon, nahirapan nga kami na pumasok, umakyat, magbutas, at ihulog yung kaibigan namin? Hindi po yan ang inaasahan namin. Hindi yan yung inaasahan namin na sabihin mo o gawin mo sa aming kaibigan na sinabi mo, anak, yung kasalanan mo, pinatawad na. Ang gusto po naming marinig, Panginoon Jesus, na ikaw ay gumaling na yung makita namin. Narinig po ba natin, nag-complain sila? Hindi po. Iisa kasi yung kanilang isip, yung puso po nila. Alam nila kung sino si Jesus. Alam nila kung ano yung magagawa ni Jesus. Ang Diyos alam niya po kung ano yung dapat, kung ano yung una, ano yung pangangailangan natin, ano yung pangangailangan nitong paralitikong taong ito. Ang kailangan niya, ang una niya, ay yung salvation, yung forgiveness sa kasalanan ng tao. Kapag ikaw po ay pinatawad ng Diyos, kapag naranasan mo yung pagpapatawad ng Diyos, yung kaligtasan niya, ano po yung nararamdaman mo sa iyong katawan? Hindi ba meron kang kapayapaan? Meron kang kagalakan? Masaya ka? Naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos sa iyo? Kaya dito po, dun sa panghuli, talagang pinakita ng Diyos na pinagaling niya yung paralitikong tao na yun. Binindicate po. Siguro yung apat, naririnig nila. Oh, lamin mo eh. Lamin mo yung gawa ng Jesus, kaya kaluguran niyo. Petawaran niya kasalanan, pero yun eh, pepagaling yan. Siguro yung mga apat na magkakaibigan, nananalangin yan. You know, Lord, alam po namin, paghagalingin mo yung kaibigan namin. Hindi kami maniniwala dito sa mga taong ito, mga kampun ni Satanas. Matatag po yung pananampalataya nila. Naging hero sila. Kanino sila naging hero? Doon ba sa paralitiko? Hindi. Naging hero sila sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po,
Nakita natin, ano ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanya? Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. At tumayo nga yung paralitiko. Nung makita ng mga tao, lalo na yung mga pareseo, siguro may nga regula mataharan na yun. At saka alam, makanganga. Nganga. Wala silang magawa. Nakita nila kung ano yung meron kay Jesus, yung kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Kaya ano ang nasabi nila? Ano yung sinabi nila? We've never seen anything like this before. Doon pa lang sila na. Amen po ba? Kaya tayo po. Sino po yung mga mahal natin sa buhay? Sino yung mga relatives po natin? Sino yung mga kaibigan po natin na ipinapanalangin natin na gusto natin na mailapit sila sa ating Panginoong Jesus? Paano po yung ating agresibong pananampalataya? Katulad ba ng apat na ito na meron silang ano po? Number one, ano po? Meron ang mga apat na kaibigan na dapat tayo rin ay meron. Ano po ang number one? Meron po silang ano? Phenomenal attitude. Pangalawa, meron po silang unrelenting spirit. Hindi basta-basta. Natitinag. Hindi nanghihina ang espiritu nila. Kahit na anong mangyari pa. Pangatlo, secured mindset. Pang-apat, heroic conviction. Ano po ang ating word? Push. Ano po ang push? Pray until something happens. Last verse po. John chapter 6 verse 37. Ang sabi po niya, however, those the Father has given me will come to me and I will never reject them. Sa ibang salin, yung reject, I will not drive away them. Hindi ko sila itataboy. Hindi ko sila tatanggihan. Kaya po tayo naririto. Hindi tayo tinanggihan. Hindi tayo tinaboy ng ating Panginoong Jesus. Mga kaibigan, kayo po mga first timer, kayong una pa lang po na nakadalo dito sa ating pananambahan, hindi po aksidente na kayo po ay nakadalo sa ating pananambahan. Even kayo po na nanonood sa inyong mga screen, sa inyong mga kanya-kanyang bahay, yung mga first time po na nakarinig ng mensahe ng Diyos na ito, mahal na mahal po kayo ng ating Panginoong Jesus. Mahal ka ng ating Panginoong Jesus, kapatid. Hindi aksidente na naririto ka sa gabing ito. Ganyan po ang ating Panginoon. Hindi kanya itataboy. Huwag mong sasabihin sa iyong sarili na napakarami mong nagawang kasalanan. Ang importante, marunong ka magpakumbaba sa harapan. Lumapit ka sa Kanya, hindi Kanya itataboy. Madadama mo ang Kanyang pag-ibig, kapatid. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Mahal ka ng Diyos. Amen po ba? At ang lahat po ng ating mga panalangin, tandaan po ninyo, meron pong tama, eksaktong panahon na ipagkakaloob ng ating Panginoong Jesus. At kapag tinanggap po natin yan, ang sasabihin lang po natin, salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, sa akin. Salamat, Panginoon. Amen po ba? Tayo pong lahat ay